Naging malinaw din na ang katipunan ay isang gobyernong de facto. May sariling alituntunin, mga batas. Opisyales, sandatahang lakas at kasapian na umabot mula sa 30,000 hanggang 400,000 ayon sa historiador na si James Leroy nang sumiklab ang rebolusyon ng sumunod na taon, 1896. Tagalog ang kolektibong tawag sa lahat ng mamamayang natibo. Ito rin ay pagwaksi sa mapang-insultong tawag sa kanila na Indio ng mga Kastila. Hindi maaaring Filipino dahil ito ang tawag sa mga Kastilang ipinanganak sa Pilipinas. Kung kaya't ang pakahulugan ng kaharian ng Katagalugan ay nasyon ng malayang mamamayan. Kung kaya't ang pambansang awit na pinagawa ni Andres kay Julio Nakpil ay pinamagatang marangal na dalit ng Katagalugan. Mabuhay, mabuhay ang kalayaan, kalayaan at pasulungin ang purit kabalala, purit Ito ang masasabing unang pambansang awit ng ating bansa. At bilang presidente ng kataas-taasang kapulungan o supreme president ng gobyernong de facto na katipunan, si Andres Bonifacio ang unang presidente ng Pilipinas. Ito ANSAS Television Channel 21. Isang komersyal na istasyon NG Television na pagmamayari at pinapatagbo NG Far East Broadcasting Company. Sa ilalim NG Número NG permit na menos $1,234 bahameños a 2016. Pagpapatagbo hanggang Disyembre 31, 2021. Nagpapatagbo NG Mailakas na 30 kilowatts. Ang istasyon na ito ay pinamamalaan at pinananatili NG nga sumusunod na tawan NG maayos na lisensya NG National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Ay matatagpuan sa San Roque, Antipolo City, Rizal. Ito ANSAS Television Channel 21 na ang gayon ang pasainon. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood.